Ngayong malapit na magtaga-init, marami ang mag-outing. At para iwas pagkalunod, isang panukalang batas ang isinusulong sa Kamara na naglalayong magkaroon ng lisensyadong lifeguard ang mga pampublikong swimming pool. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ngayong umaalinsangan na ang panahon, marami sa atin naghahanap kung saan pwedeng magpapresko. Kung walang oras o budget para mag-beach, nariyan ang mga public swimming pool. Pero di lang yan pampalamig ha, ito rin kasi ang panahon para sa ilang mag-aral lumangoy. Ang Olympic-size swimming pool halimbawa ng Marikina Sports Park, hindi lang daw training pool. Minsan, nagsisilbing daycare center raw ng ilang inang gustong matutong lumangoy ang mga anak. Halimbawa, bibili sila sa baba ng pagkain o mamamalengke, ibinibiling po nila sa amin yung kanilang mga anak para bantayan. Talagang kayo hinahanap? Opo, kami pong lifeguard kasi tinatalong nila, saan ang lifeguard dito? Kami po. Ngayon nga raw, mas mahalaga ang trabaho ng mga tulad ni Renante, 15 taon ng lifeguard dito. Katunayan, simula ngayong buwan, 3 shift na ang bantayan ng lifeguards dito. Umaga, hapon at gabi, 2 lifeguards kada shift. Mas maraming tao, syempre, mas concerned ka sa safety nila. Lalo pag pulikat, sir, mahirap pa siyang umahon kung medyo mahina ang kanilang loob, ay siyempre, magpapanik sila, hindi lamang gagawin. Yun. Doon po kasi nagsisimula ang lunod eh, yung sa panik. Kamakailan, isang panukalang inihain sa Kamara kung saan dapat daw may isang lisensyadong lifeguard kada 250 square meters ang lahat ng public swimming pool. Ang operator ng pool kailangan magbigay patunay na may lifeguard na nagbabantay sa naturang swimming pool. Kung maisabatas, pwedeng matanggalan ng operating permit ang mga pool operator na hindi magtatalaga ng sapat na bilang ng lifeguard sa mga pool at magmulta ng mula 20 hanggang 100,000 pesos. Kung may mamatay o maaksidente sa isang pool na walang lifeguard, pwedeng makulong ng hanggang 6 na buwan ng pool operator at magmulta ng 200,000 pesos. Kung may lifeguard nga, pero nagpabaya ito sa tungkulin at may naaksidente o namatay, parehong magmumulta ng parehong halaga at makukulong ng hanggang 1 taon ang lifeguard at pool operator. Sa tala ng UNICEF, mula 2004 hanggang 2008, bumaba na ang bilang ng mga batang namatay sa pagkalunod. Pero ayon sa World Health Organization, nananatili pa rin itong pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata edad 5 hanggang 14 sa Western Pacific Region. Pagkalunod din ang itinuturong pangunahing sanhi ng death by injury sa mga bata at teenagers sa Pilipinas ayon sa WHO. Pagdating sa pagsiswim, kahit marunong yung mga bata, dapat merong respondent agad na lifeguard para in case of emergency. Nandiyan agad sila. Yung aksidente, hindi mo nga alam kung kailan mangyayari. Eh kung may lifeguard, nakatingin sila sa mga bata. Dano Tingkungko, GMA News.